Nagpapasak lolo na ang 63 Pilipino sa Haiti para makauwi ng Pilipinas sa gitna ng lumalang karahasan doon. Tinak naman ang ating gobyerno na inaasikaso na ang repatriation ng ating mga kababayan. Ang Frontline News Abroad sa report ni Mean Los Baños. Nabalot ng maitim na usok ang ilang kalsada sa Port-au-Prince sa Haiti dahil sa kaliwat ka ng pagsusunog ng mga gulong ng iba't ibang grupo. Protesta nila yan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Prime Minister Ariel Henry sa gitna ng lumalalang gang violence at humanitarian crisis doon. Kaliwat kanan din ang mga pag-atake ng mga armadong grupo at sindikato. Kabilang sa mga inaatake ang mga tanggapan ng ahensya ng gobyerno, may mga napaulat ng nasawi, dinukot at hinalay. Dahil sa kabi-kabilang karahasan, nagdesisyon na si Prime Minister Henry na magbitiw. Pero kailangan muna raw magkaroon ng Transitional Council bago siya tuluyang umalis sa pwesto. Sa gitna ng gulo, maraming residente ang apektado lalo't nagkakaubusan ng pagkain. Ang iba nga, napipilitan ng magkalkal sa basura at mga debris. Kapag nagkakaroon ng supply, nagkukumahog ang mga residente, makakuha lang ng ayuda. Kanya-kanya na rin sila ng igib ng tubig. Ang iba, pumipila na rin sa gasolinahan para sumalok ng gasolina. Ayon sa ating Department of Migrant Workers, mayroong 115 Pilipinong naiipit sa gulo sa Haiti. Wala namang Pinoy na naitatalang nasaktan o nasawi sa gulo. Pero 63 na ang pumayag na ma-repatriate pabalik ng Pilipinas. Inaasikaso na ng DMW katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.